Plano ng Royal Australian Navy na simulan ang pagretiro ng kanilang mga Anzac frigates mula sa serbisyo sa susunod na taon. Ang Anzac class frigates ay papalitan ng bagong Hunter class frigates. Posibleng makuha ng Pilipinas ito kung sakaling maging interesado ang AFP, sapagkat palakas ng palakas ang ugnayan ng Australia at Pilipinas lalo na sa depensa. Ang mga frigate ay may 3,600 tons full load displacement. Ang barko na ito ay 109 meters ang haba sa waterline at 118 meters ang haba naman sa pangkalahatan, ito ay may beam na 14.8 meters at draft sa buong load na 4.35 meters. Ang hull at superstructure ay all steel construction at ang mga barko ay mayroong fin stabilizer. Kumagamit ito ng layout ng combined diesel o gas propulsion machinery na may isang solong 30,172 horsepower General Electric LM2500-30 gas turbine at dalawang 8,840 horsepower na MTU-12V1163TB83 na diesel engine na nagmamaneho sa dalawang controllable pitch propeller ng barko. Ito ay may bilis na 27 knots at maximum range na higit sa 6,000 nautical miles sa 18 knots. Ang main weapon ng Anzacs ay isang United Defense 5-inch 54 caliber Mark 45 Mod 2 dual-purpose gun. Ang forward-mounted gun ay may kakayahang magpaputok ng 32 kilogram na mga bala sa bilis na 20 rounds kada minuto, sa layo na 23 kilometers. Habang ang barrels naman ay maaaring tumaas hanggang sa 65 degrees. Ito ay dinagdagan ng isang 8-cell Lockheed Martin Mark 41 Mod 5 Vertical Launch System para sa RIM 7 Sparrow missiles bilang isang point defense system. Ang Sea Sparrow ay isang semi-active radar homing missile na may 39 kg na warhead, isang hanay na 14.6 km at pinakamataas na bilis na Mach 2.5. Dalawang 12.7 mm machine gun ang kinabit para sa close defense.